Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto naman ako. Papakita ko naman sa inyo kung paano ako magluto ng turbo roast chicken. Ayan, meron tayong chicken, whole chicken dito. Ayan. Tapos, yun lang ang kailangan natin, ano, yung ating whole chicken. Pwedeng, sabagay, pwede namang ibang, kung gusto nyo ng mga, kunyari, yung leg quarter or breast, pwede namang ganon. Pero, ako kasi mas gusto ko yung whole chicken kasi mas maganda siya tingnan pagka inis, pag isinerve mo, diba? Yan, yung ating whole chicken. Nilinis ko na siya, nirab ko ng salt yung loob niya, yung cavity niya. Nirab ko ng salt at saka ng pepper. Tapos, hinugasan ko siyang mabuti. Yan, tapos ang kailangan natin dyan, ang pang-marinate natin dyan, ito, meron tayong lemon and pepper. Itong lemon and pepper na to, meron pong McCormick nito na nabibili sa supermarket, ha? Yan, kaya lang yun sa akin kasi, hindi siya McCormick. Yung nakalagay siya sa ano na ganon, sa bottle na ganon. So, yun. Tapos, yung McCormick, na, ay, yung lemon and pepper natin, kailangan din natin dito ng, tag dito, toyo. At saka, water. Konti lang yung water natin. Pang-dissolve lang natin dun sa lemon and pepper natin. Ay, wait. Nakalimutan ko pala yung water. Sandali, ha? So, yan. Ito yung, ano ko, yung lemon and pepper ko. Pero dati, ang ginagamit ko, yung McCormick. Pareho naman sila din halos ng lasa. Wala namang pinakaiba. Parang medyo maasim lang ito ng konti. Mas intense yung pagka-lemon ito. So, ngayon, ganito lang gagawin natin. Yung lemon and pepper natin, since itong ating battle, wala nang laman, nilagyan ko siya ng konting tubig. Sayang kasi yung natira. Yan. Dissolve lang natin siya sa water. Yan, konti lang. Konti lang. And then, yung ating toyo. Ay! Dissolve lang natin siyang ganyan. Kamayin na natin, no? Kasi ganun din naman, kakamayin ko rin naman yung ano ng chicken mamaya. Yan, pag na-dissolve na natin siyang ganyan, yung chicken natin, pwede na natin siyang ilagay. Mamaya, hihiwaan ko yung sa may legs niya para maipasok natin siya dun saan, para magdikit siya. Pwede niyong tanggalin yung ito, yung leeg. Ako, hindi ko siya tatanggalin kasi gusto ko talaga itong leeg, lalo na pagka natusta siya, gustong-gusto ko siya. So, yan. Marinade lang natin siyang ganyan. Ano, paikot-ikutin natin siya para ma-absorb niya yung ano talaga, yung lasa nung lemon and pepper natin. Mamaya, pag sinalang natin siya sa turbo, meron akong ilalagay dyan sa loob niyan bago natin siya isalang sa turbo. So, ganito. For the meantime, ganito muna siya. Nakababad siya ganito. Tapos mamayang dinner ko siya lulutuin. At least meron pa akong 5 hours na mamarinate siya. Mas maganda kasi sana kung overnight natin siya talaga mamarinate. Manunuot yung lasa nung marinade natin sa chicken natin, lalo na sa breast, no? Diba? Alam naman natin pag ano yung breast talagang, tagnisan wala siyang lasa talaga eh, lalo na kung hindi na ano, na marinate na matagal. So yan, ganyan lang muna siya. Takpan natin siya ng cling wrap, tapos lalagay ko muna siya sa ref para mamaya, pagka niluto natin siya, na-absorb niya ng mabuti yung lasa ng ating lemon and pepper tsaka ng ating soy sauce. So, mamaya, yun po, may ilalagay ako sa loob niyan pag sinalang ko na siya sa turbo. So, yun muna sa ngayon. See you later and yun lang. See you later. Bye! Ayan po, I'm back. Ito na yung chicken natin, yung marinade ko. Ayan, at least nakap-marinate siya for 3 hours. Ayan, pinaikot-ikot ko siya kanina. Tapos, gagawin natin. Ito, meron akong sibuyas, kalamansi, bawang. Lalagay natin siya ngayon dito sa loob ng chicken natin. Tapos mamaya, yung ito yung pinang-marinade natin. Pag sinalang natin siya sa turbo, isasama din natin siya para yung lasa niya. Pwede rin kayo maglagay ng ano dyan, ha? Tanglad. Kung gusto ninyo, ha? Hindi na ako maglalagay ng tanglad. Ayaw nila na may tanglad eh. So, ito na lang. Para malasa talaga yung chicken natin. Yan. Actually, dapat hihiwaan ko siya dito. No? Para isusot natin yung ano dun sa ito, yung paa. Para makaganyan siya. Ang liit kasi eh. Hindi
Hindi na siya, hindi siya kakashe. Pero try ko pa din mamaya. So yan, ganyan lang siya. Kasi try lang na natin siya doon sa turbo ko, no? Sakto-sakto siya sa dinner. So, yes lang po. So yan, ito na po yung aking turbo. Itong turbo ko na to, magdadalawang dekada na to. Ganun na siya katanda. Kaya makapal pa yung ano niya, yung glass niya, tsaka ang bigat-bigat niya. Matanda pa to doon sa panganay ko. Kasi bago pa lang kami mag-asawa ng asawa ko nung mabili namin itong turbo na to. Wala ka nang mabibiling ganito ngayon. Yung mga ganito ngayon, yung ang gagaan na nung, ano, nung glass. Kaya minsan madaling mabasag. So ito, ito yung sauce natin. Ay, yung pinag-marinade natin kanina. Lalagay ko siya dun sa loob ng chicken. Excited na ako kumain. Ah, talaga? Di nga. Gutom na nga ako. Hindi ko nga, wala nga ako. Kumain nga lang ako ng presto. Kawawa naman ang anak ko. Wait lang anak, wag kang malikot siya. Taga-video ko ngayon. No? Kasi hindi ko siya, hindi ko mahawakan. So ito, yan, kita nyo naman. No? May mga tape-tape na siya. Oh. May mga tape-tape na siya. So ito, yung temperature nito, sige, bunso ako na, thank you. Eh, pwede na ako makapag-aral. Yung temperature nito, dito lang siya sa Fahrenheit tayo, ha? Between ng 300 and 400, so 350 Fahrenheit, tapos 30 minutes. Yan. So yan, habang niluluto natin yan, gagawa tayo ng, gagawa ako ng side dish para dyan sa chicken natin na yan, ano? So, see you later po after 30 minutes. Pag okay na yung chicken natin, ibabalik din natin siya. See you later, guys! Yan, ito na po. Nag-bell na yung, ano natin, yung turbo natin. So, it's time to baliktad the chicken. Wow! Ang bango, grabe! Grabe, hinimas na ni Bunso yung chan niya. Wait lang ha. Wait lang po. So yan. Mabaliktad na natin siya. Si Bunso, hinimas na yung chan niya. Gutom na daw siya. Siyempre naman, no, maghapon sila sa school, no, di ba? Yan. Wow! Yan. So, medyo malakas yung ano ko kanina temperature. So, hininaan ko siya. Hinaan ko lang siya 300. So, another 30 minutes ulit. Para maluto siya both sides. Para ma-sure natin na maganda yung pagkakaluto ng chicken natin. Kasi one time, wait lang. Kasi one time po, nakikain kami dun sa Dilas ko. Sabi pa niya sa akin, no? Pag siya daw nagluluto ng ganito, hindi daw siya naglalagay ng toyo. Sabi ko, bakit? Kasi daw, madali daw pumula. So, ibig niya sabihin, madaling pumula. Sinabi niya, yun daw labas, luto na, pero yung loob, hindi pa. So, siya ang nilalagay lang daw niya is asin. Sabi niya. So, pumunta kami sa kanila, nakikain kami. Pagkain namin, pag-slice ng chicken, aw! Ang chicken, puro dugo ang loob. Oh my! Ew! Na, lutong-luto na yung labas. Yung pakpak nga niya, ano na eh. Malutong na eh. Ew! Tapos, yun, yung loob, ano, puro dugo pa talaga, yung breast. Talagang, as in, pag slice na ganyan, tumulo talaga yung dugo, diba? Ano, kakain ka, ganun yung kakain ka, tapos ganun yung makikita mo. So, hindi ko naman siya dinidiscriminate, ha? Pero siya kasi, parang dinidiscriminate niya ako doon sa sinabi niya. So, yun lang po. Yan, maghintay ulit tayo ng another 30 minutes para sa, para maluto na mabuti yung chicken natin, ha? So, see you later, guys! Yan. Yan na po ang ating turbo roast chicken. Yan, no? Ang bango-bango niya. Grabe. Super bango. Yan. Excited na talaga si Bunso. Kumuha na siya ng ano niya, ng rice niya. So, yun lang po. That's it for today. Huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. And sana nagustuhan ninyo yung recipe ng turbo roast chicken na sinerge. Na ano tawag doon? Wait lang ha, hindi ko maiisip. It's time to eat. Shiner! Yun, shiner ko sa inyo, hindi sinerge. So, it's time to eat. Yun lang po, time to eat na daw. Tara, kain na tayo. Yeah. Bye!
Bye-bye. Peace out again.